So good day, GFD. Our lesson for today is about the customs of the Tagalogs by Juan de Plasencia. So it is another historical document that we are going to discuss for this week para magkaroon tayo ng mas malalim na pagtingin doon sa kultura ng mga Tagalog. So different practices and customs of the Tagalog about the author. Juan de Plasencia or Fray de Plasencia or Juan de Porto Carrero, yun yung kanyang tunay na pangalan. He was born and raised in Extremadura, Spain in the 16th century. Member of the Franciscan order, those who believe in the order of St. Francis of the Assisi. So mga priles sila. His interaction with Tagalog converts to Christianity influenced him in writing the book Relacion de las Costumbres de los Tagalos. So, yun yung original title niya in Spanish language or The Customs of the Tagalogs in 1589. So about the book, the original document of the book is currently kept in Archivio General de Indias or the General Archives of the Indies. Kasi tayo yun, tinutukoy na Indies. Philippines yun, in Seville, Spain. While the duplicate copy is kept in the Archivo Franciscano Ibero Oriental, or AFIO, in Madrid, Spain, or the Franciscan Archive of the Oriental Iberia. So yun yung kanyang English translation. The English translation appeared in Volume 7 of the Blair and Robertson's The Philippine Island. So it's a collection of books and articles written by Blair and Robertson. Description of the author about the Philippine society during the pre-Hispanic time. So ito daw yung ano natin, yung bansa natin, bago dumating yung mga Kastila. They have chiefs called Datu. These chiefs ruled over few people called barangay. So, alam naman natin yan, elementary pa lang tinuturo na sa atin na ang local unit of government natin is barangay. So, innate lang yan sa Pilipinas, wala kang makikitang barangay sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang yan, yung ating local government unit. At ang dati, imbis na chairman or kapitan, ang namumuno sa bawat barangay ay mga datu. Usually, Datu is ruling 40 to 100 families. So, malaki na yon nung panahon na yon, syempre. And barangay came from word balangay, which is yung bangkanga na sinakyan ng mga sinaunang Malay para makarating sa Pilipinas. So, there were three castes. The nobles, the commoners, and the slave. Pag sinabi natin caste, sabihin yung level ng cultural society ng mga sinaunang Pilipino. So, nahati daw sila sa tatlo. Nobles, so yung mga mahartika, nabibilangan ng datu at saka ng kanyang pamilya. The commoners, so yung mga timawa, sila yung mga middle class. Malaya sila kasi wala silang pagkakautang o hindi sila alipin ng sino man, pero hindi sila bahagi ng lipi ng datu. Kaya tinatawag silang timawa or mga malalayang tao. And slaves, or yung mga alipin. Sila naman yung mga maaaring galing sa bagong lupang sinakop, o di kaya mga may malaking pagkakautang o nakagawa ng krimen, kaya sila naging alipin. Mga utusan sila ng mas mayayamang pamilya. Na nahati din sa dalawa, syempre, yung aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Pag sinabi natin na mamahay, ibig sabihin, hindi ganun katindi yung kanyang pagiging alipin. Kasi pwede niyang mabawi yung kanyang pagkaalipin, maaaring naging alipin lang siya dahil sa kanyang pagkakautang, at pwedeng mawala yun kapag nabayaran niya yung pagkakautang niya or napagbayaran niya yung kasalanan kanyang ginawa. He was, maaaring hindi siya ipinanganak na alipin, maaaring dahil nga lang sa mga dahil lang yun, kaya siya naging alipin. Ang sagigilid naman, sila yung talagang alam kong walang kakayahan na maging umangat sa lipunan. Kasi, parang nananatili lang sila doon, kasi nga, parang pinanganak silang alipin talaga.
So napakababa talaga ng class. So the chief had some fisheries with established limits and sections of the rivers for markets. At least no one could fish or trade in the market without paying for the privilege unless he belonged to the chief's barangay or village. So, nung titingnan natin, kumbaga parang nung panahon na yon, makapangyarihan ng isang datu or isang datu o yung maharlika na yon dahil meron siyang control dun sa tawag dito sa pangingisda, dun sa mga river o yung pagkakaroon ng mga hayop na hindi ka pwedeng mangisda kung walang pahintulot na datu. So, pwede mag-asawa yung dalawa na magkaibang social class. Yung timawa, pwede niyang pakasalan yung alipin. Pero divided ang kanilang mga anak. I have not been able to ascertain with any certainty when or at age the division of children was made. Sabi ni Juan de Plasencia, hindi daw sigurado kung saang, anong edad na ng mga bata lumalabas na sila ay nahahati na. Parang ang alam ko dyan, parang alternating eh. Yung panganay na anak, kunyari, timawa at saka alipin. Yung panganay na anak, timawa yon. Magiging timawa yon. Pamalaya siya. Kapag yung pangalawang anak naman, ipinanganak na alipin naman yon. Yung pangatlong anak, timawa ulit. Yung basta ano siya, alternating. Pero sabi niya ni Juan de Plasencia, hindi niya alam kailan na determine sa anong edad. Although alam na natin, pero yung bata, syempre, kung ano yung hindi alam kung kailan ipaparanas sa kanya na timawa siya or alipin siya. Pero maaari yan, pag nagkaisip na yung bata, doon niya na ma-realize na, ay, part pala ako na timawa race. Yung kapatid ko, part ng alipin. Ganon. Upon the death of the wife, who in years' time had borne no children, the parents returned one half of the dowry to the husband. So ito daw yung paniniwala nila. Pag yung babae daw, ay namatay. Kasi ang nagbibigay ng dowry or dote, ang dowry, yun yung halaga na ibinibigay mo sa asawa mo. Based sa different anab, may iba't ibang tawag. Halimbawa, panghimuyat. Ang panghimuyat ay parang pwedeng in-kind or gold. Ibinibigay mo dun sa nanay kasi nung nanay nung bride, kasi tawag dito, bilang kabayaran mo yon dun sa kanyang pagpupuyat. Yeah, dun sa pagpupuyat niya habang ipinalalaki yung bata. So, panghimuyat yon. Bigay suso naman, it's a kind of dowry din na binibigay mo rin sa nanay bilang kabayaran naman dun sa pagpapasuso or pagpapadede dun sa anak niya. Ano pa? Pag lalaki sa babae yun, ha? Kasi yung kabaliktaran, yung lalaki na ibibigay sa babae, wala. Ano pa? Lahat yan tinatawag na bigay kaya in Tagalog or dowry. Pag namatay daw yung babae, nawala siyang tawag dito, wala siyang naging anak, yung kalahati ng dowry or nondote, ibabalik niya dapat dun sa kanyang asawa, dun sa magulang ng kanyang asawa. For example, namatay yung babae, nawala siyang anak. Let's say, ang dowry niya is 10 baka. Automatic yung 5 baka, kailangan ibalik niya doon sa pamilya ng kanyang asawa. Social status of the early Filipinos, ayan. Diba, parang mas mataas nga yung, actually parang, ito yung pagkakaano ni ni Plasencia, pero may pagkakaiba dyan. Dapat, chiefs and nobles magkasama sila sa Maharlika. Pero syempre, among the ranks of the nobles, mataas ang chief kasi siya yung pinaka-pinuno ng barangay. Then we have sa gitna, yung tinatawag nating timawa, then commoners, yun yung mga aliping, yun yung timawa, then aliping na mamahay, then aliping sa gitna. So yun nga, yung mga nobles, they were the freeborn and did not pay tax or contribute to the datu. That is the highest leader of the barangay. And commoners or yung mga timawa, they live in their own houses and have freedom. Slaves serve their masters in house
And he's cultivated lawns and can be sold. Pwedeng ibenta ang alipin noon. Pero alam ko, ang sagigilid lang ang pwede ibenta. So we have the dato, the nobles, the commoner, and the slaves. Totoo yun, yung mga slave, ganyan lang talaga, nakahubad talaga sila. Pero mas simple yung damit nila, mas kaunti. Hindi katulad ng mga dato at maharlika na yung mga damit nila mas magaganda. So how a person can be slave? So yung pinaliwanag ko kanina, paano ka nagiging slave or alipin? Una, pag ikaw nagkaroon ng digmaan, natalo yung barangay ninyo, captive ka na by war. Bihag ka na sa magiging kang alipin. Ikaw ay may utang. Hindi ka nakabayad, pwede ka maging alipin. Inheritance, ibig sabihin namamana. Alipin yung magulang mo, magiging alipin ka din. By purchase, alipin, may pagkakautang ka, hindi ka makabayad, so para makabayad ka, or dahil ayaw sa'yo nung pinagkakautangan mo, para mabawi niya yung pera, ibinibenta ka para ka maging alipin. And lastly, kapag napatunayan na nakapag-commit ka ng crime, slaves can be emancipated through, pwede ka namang mapalaya sa iyong pagkakaalipin sa pamamagitan ng pagpinatawad ka nung nagawan mo ng kasalanan, pag nakapagbayad ka ng utang. By condonation, ibig sabihin, pinatawad na kayo, parang amnesty, sabay-sabay kayong pinatawad sa pagiging captive sa inyo ng war, parang tinuring na rin kayong citizen ng isang barangay, isang village, or by bravery, where a slave can possibly become dato, or by marriage, by bravery, halimbawa sa digmaan, lumaban ka, nanalo kayo, pararangalan yung iyong pagiging matapang or maisog, pwede kang makalaya sa iyong pagiging alipin, or by marriage, halimbawa, may mga time na, or sa ibang barangay, hindi naman pare-pareho, kapag ikinasal ka, nawawala na yung iyong pagka-alipin, umaangat ka na rin sa lipunan. Or pwedeng yung mga anak mo, yun nga, yung katulad kaninang pinaliliwanag ko na salitan, pwedeng yung anak mo, imbis na maging alipin, nagiging ng timawa. So, if these three classes, those who are maharlikas or both the father and the mother's side, continue to be so forever, and if it happens that they become slaves, it is through marriage. Ibig sabihin, kung maharlika yung mga magulang mo, definitely magiging maharlika ka. Kung ang magulang mo yung mga alipin, definitely parehong alipin, mananatili kang alipin. If two persons married, of whom one was a maharlika and the slave, the children are divided. Yun nga, salitan. Yun ang pagkakatanda ko. Salitan siya. Tawag dito, yung kung panganay is, alam ko, yung pinakamataas ang mauuna eh. Or kung ano yata yung ano ng lalaki. Timawa, alipin, timawa, alipin. Or di kaya maharlika, timawa, maharlika, timawa. Ganon. Maharlikas could not, after marriage, move from one village to another or from one barangay to another without paying a certain fine of gold as arranged among them. Kasi syempre, nababawasan yung mamamayan ng isang barangay. So, para payagan sila, kinakailangan magbayad sila ng fine sa dati. So investigations made and sentences passed by the dato must take place in the presence of those of his barangay. So paano pag nakagawa ng krimen? Usually, yung dato ang nagbibigay ng parusa, pero meron siyang mga magino or yung kanyang mga advisor na nagsasabi sa kanya kung ano dapat gawin. They had laws by which they condemned a man of low birth who insulted the daughter or wife, the chief or witches, yung mga babaylan yon, yung witches na tinutukoy. So, kinokondemn nila yung mga tao na nag-iinsulto or bumabastos sa mga babaeng asawa or anak ng dato. For loans, the debtors condemned to a life toil
borrowers become slaves, and after the death of the father, the children pay for the debt. So, that ngayon kasi, pag namatay na yung pinagkakautangan mo, wala ka ng utang. At hindi ka pwede makulong because of utang. Kaya may nakukulong lang sa utang, nagiging na kasing estafa dahil may pinipirmahan silang mga, tawag dito, may pinipirmahan silang kontrata. Pero noon, kapag namatay yung pinagkakautangan, ikaw na nagkautang o yung pinagkakautangan mo, ang dapat magbayad nung yung anak. For inheritance, for the legitimate children of a father and mother inherit equally. So, pantay na mamamana sa mga magulang. Pero, syempre, kung yan illegitimate child, pero usually, hindi naman nangyayari. Wala yung mamana. Dowries are given by men to the women's parents before marriage. If the parents are both alive, they both enjoy the use of it. Ang dowry kasi, pwede yung in-kind or in cash or pera, ginto in particular. Pero pag wala, pwede yun. Sasabi ko, pwede kilo ng bigas or sako ng balay, baka, yun yung pwede mong ibigay. Pero pwede rin naman yung tinatawag natin in-kind na paano yung pwede. Halimbawa, yung pag-iigib ng tubig, pagsisibak ng kahoy, part din siya ng dowry. The case of divorce, if the wife left the husband for the purpose of marrying another, all her dowry will go to the husband. But if he did not marry another, the dowry was returned. O, so paano yan? Kapag daw dinivorce nung wife, yung kanyang asawang lalaki, yung kanila daw dowry, ibabalik nung babae dun sa lalaki. Para kapag, kung mag-aasawa siya ng iba, kasi baka katanggap siya ng panibagong dowry. Para itong si lalaki, pwedeng magbigay ng yung dowry na ibalik sa kanya, pwede niyang ibigay sa ibang mapapangasawa niya kung mag-aasawa sila. Pero kapag hindi nag-asawa ulit itong si lalaki, kailangan niyang ibalik yung dowry doon sa babae. Houses. So yung mga bahay, yung bahay tubo is made of wood, bamboo, and nipa palm. So yung pamananamit, meron tayong mga headgear, yung mga sombrero, o yung suot sa ulo. It symbolizes the number of person the wearer had killed. So pag mas maraming ikot or mas marami yung bandana sa ulo, mas marami kang napatay. So ang tawag natin sa pangitaas na damit ng mga lalaki ay kanggan, sa pangibaba naman ay bahag. So yung jacket na parang sinusot yung blazer na sinusot ng mga lalaki, ang tawag dun ay kanggan. Sa babae naman, ang tawag dun sa pangitaas nila ay kamisa or baro, sa ibaba naman ay saya, yung parang tela na magiging palda. Ornaments. A decorative object or detail that adds quality or distinction rather to a person, place, or thing. Tribal gatherings called in Tagalog a barangay. So a barangay is a unit of government ruled by the datu and consists of 30 to 100 families together with their relatives and slave. The first son of the head of the barangay inherits his father's position. If the first son dies, the second son succeeds. Their father, in the absence of a male heir, it is the eldest daughter that becomes the chief or the datu. So ganyan ipinamamana yung pamumuno sa barangay. Yung mga ornaments, usually tatu o di kayo mga alahas. Ikaw, quintas, yun yung mga ornaments ng mga sinaunang Pilipino. Pero pinakakilala talaga is yung mga tatu na nagpapakita ng yung kaisugan or yung iyong katapangan. Religious and spiritual belief. So they were Tagalogs worship many gods and goddesses like Bathala, their supreme god. Saan galing yung Bathala? Ba, sabihin babae, la, lalaki, then ta, yung hininga daw na inilabas ni Bathala or ng Diyos para magkaroon ng buhay ang lalaki at babae, kaya naging Bathala. So doon nang galing yung salitang bahala na. Parang bahala na si Lord, parang bahala na. Sabihin parang
iniaasa mo na lang sa Diyos yung mga mangyayari sa'yo. Kaya meron tayong ganung ugali na bahala na kung ano mangyayari, parang ganun. Ancient Filipinos believe in animism. All objects as spirits were inhabited by such or to be governed by certain gods. Diba, mawa yung bundok, kaya nga napagyaman ng mga bundok, ang mga tubig, or ilog. Kasi nga, early Filipinos believe na merong mga gods na nagbabantay o pumoprotekta doon. Filipino temples known as simbahan are attached to the chief's large houses. So yung mga sambahan noon or simbahan, katabi lang ng bahay ng mga datu. During the festival of pandot or worship, the whole barangay or family united and joined in the worship which they called nag-aanito. So doon sila nagsasaya. Pwedeng may sayawan, kantahan, kainan kapag may festival. Kaya nga, yun din yung inadapt ng mga Spaniards para maakit nila ang mga Filipino to convert into Catholicism. Kasi naglalagay sila ng fiesta to celebrate this particular saint para mahikayat yung mga Filipino. Ay, masaya din pala sa mga Katoliko. So, pwede tayong mag-convert. Iwan na natin yung dati nating pananampalataya. So, that is the start kung bakit maraming Pilipino yung nag-convert into Catholicism. So, yung mga pamahiin, namanan natin yung sa mga Chinese. Even now, maraming mga pamahiin. Filipinos believe in the immortality of the soul or in life after death. So, may buhay daw after ng kamatayan. They also believe in magical powers of amulet and charms. So, kung titingnan natin, di ba, may mga paniniwala tayo sa mga patay, sa libing, sa binyag, sa kasalatian, minana natin sa mga sinaunang Pilipino. At hanggang ngayon, nag-exist. Di ba, pag may nakasalubong kang pusang itim, ibig sabihin, malas yon. O di kaya, pagka may nalaglag na kutsara at tinidor, may darating daw na bisita, depende dun sa kutsara o tinidor yung nalaglag, meron daw darating na bisita. So, reasons for offering and sacrifices. Proclaim a feast and offer to the devil what they had to eat, anointing the idols with fragrant perfume. Si mga Katalonan, or yung mga babaylan, sila yung mga babaeng pare nung panahon ng mga sinaunang Pilipino. Place of good peace of cloth with chain and large gold ring, sacrifices of gold, fowls, and swine. So, kambing, o di kaya manok, o di kaya baboy. So, yun yung inaalay natin sa mga idols. Pagkain, usually. So, ceremony by cooking a jar of rice. Doon siya nag-uumpisa. Pwedeng for personal matter. Yun yung mga dahilan, na pwedeng recovery ng sick person, kaya nagsasagawa ng pag-aanito or nag-aanito. A prosperous voyage of those embarking on the sea. Pag may paglalakbay, nag-aanito din. Or pag bilang pasasalamat or paghingi ng magandang ani naman. Pwede rin, pwedeng bago. Or pagkatapos ng pagtatanim, nagsasagawa ng pag-aanito para magkaroon ng good harvest. So pwede rin siya na para magtagumpay sa digmaan or di kaya successful na panganganak or pagkakaroon ng masayang buhay pamilya. So, yun yung mga dahilan kung bakit nagsasagawa ng pag-aanito or festival para sa mga Diyos yung mga sinaunang Pilipino. So, ano yung halagahan ng dokumentong ito sa present time? Presentious Customs of the Tagalog is a very popular primary source as it vividly describes the way of life of the Filipinos before Spanish and Christian influences. It also covers numerous topics that are relevant in many disciplines. Presentious accounts also preserves and popularizes the unwritten customs, traditions, and religious superstitions. It contains insights that can help and inspire priests and missionaries to become effective evangelizers. So, naging daan siya para yung mga Kastila na nanakop sa atin, magkaroon sila ng hint. Ano ba yung pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino? Kasi kailangan syempre makibagay sila bago nila sakupin. Kasi kung hindi, they believe na hindi magiging tagumpay yung kanilang pananakop. At kung paano nila mapipilit itong mga Filipino na to convert into Catholicism.
Through historical writings, it also disproved the claim that some Spaniards, when they arrived in the Philippines, Filipinos were still uncivilized and lacking culture. Doon natin nalaman na, bago pala dumating yung mga Kastila, may kultura na tayo mga Pilipino. Pinagyaman na lang pagdating nila, hindi sila dumating dito na parang mga cannibal tayo na war freak na pumapatay talaga ng tao kapag minakita tayong mga ibang lahi. Hindi katulad ng, meron niyang, para may napanood ako, yung mga sentinel ng, in India, it's an island, Sentinel Island near Indian Ocean. Talagang untouched sila, hindi sila napapasok pa ng modern world kasi nga, galit, parang, nasasabi natin, parang uncivilized na pag nakakita sila ng ibang grupo ng tao, talagang pinapatay nila. Yun yung naging tingin sa atin before, pero hindi daw tayo gano'n. Meron na tayong culture. Tsaka, nagbigay ito ng glimpse, ano ba yung kultura ng mga Pilipino bago dumating yung mga Kastila? Kumbaga, hindi talaga siya, hindi nawala yung records, may nakapag-record. It is a written document of the Filipinos who were already politically and economically organized, including the functioning government, tax system, set of laws, criminal justice system, indigenous calendar, and long standing customs and traditions. Meron na tayong kultura, politically, economically, socially. Lahat yan meron na tayo. Kung ano yung meron yung mga Western countries, meron na din tayo. Hindi nga lang ganun ka-sophisticated as compared sa kanila. So based on the presentious customs of the Tagalog, they already had a concept of having a supreme being or what they called Bathala, practice of burial customs and believe in life after death. Ang pagkakaroon ng religion sa Pilipinas ay hindi lang dala ng mga Kastila. Kung hindi bago pa man sila dumating, meron na tayong pinaniniwala ang relihiyon. Plasencia also mentioned that people he met here were wearing garments and gold ornaments and their houses were decorated with idols. Di ba kaya nga mas nahikayat silang sakupin ng mga Filipino kasi meron daw silang nakitang mga ginto sa atin. Which is later on, hindi na rin na-recover. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga nahuhukay, di ba, ng mga nakabaong mga sinaunang yaman ng mga Filipino, gold in particular, na pag binenta mo ngayon, napakamahal na. So, for your output, makikita nyo na lang to doon sa module. I hope you learned something.